Okay guys, so start na tayo sa problem natin regarding ideal regenerative cycle. But first, basahin ko muna yung problem. So 1 and 2 to. So itong problem na to is nanggaling to sa libro ni Santa Maria. Kung alam nyo to, itong libro na to. Okay, so dyan siya nanggaling, itong problem na to. So babasahin lang natin yung problem. So number 1, a turbine with one extraction of regenerative feed water heating receive steam with a enthalpy of 3,373 kilojoules per kilogram and discharge it with an exhaust enthalpy of 2,326 kilojoules per kilogram. The ideal regenerative feed water received 11,338 kilogram per hour of extracted steam of 345 kilopascal, whose enthalpy is 2,745 kilojoules per kilogram. The feed water condensate for the condenser entered the heater with an enthalpy of 140 kilogram kilojoules per kilogram, and depart saturated at 345 kilopascal. HF nya is 582 kilojoules per kilogram. Calculate the turbine output in kilowatts. So first, in this problem, so we need to draw the i-draw muna natin yung mismo system nya, okay, para mas maintindihan. So meron tayong boiler. Okay, so ayan yung boiler natin. Then meron tayong turbine. Okay, then meron tayong open heater. So ito turbine, meron tayo ditong condenser. Okay, then meron tayong pump, condensate pump, then condensate pump, boiler pump. Okay, so ayan yung mga connection nya, connection nya dito. Then here may extraction dito. Okay, so dyan dumaretso yung steam. Okay, so come here, meron tayong point 1 which is binigay na H1 is equal sa 3,373, okay, kilojoules per kilogram. So yan yung H1 natin. The next is binigay yung exhaust natin. So pag sinabing exhaust, etong portion na to, yun sa last. Okay, so H3 yan. So H3 is equivalent sa 2,326 kilogram, ay kilojoules per kilogram. Then nagbigay dito ng extracted steam, so enthalpy, so H2 yun. So therefore H2 is equivalent to 2,745 kilojoules per kilogram. Okay, o bakit kumanan? Okay, kilogram. Then nagbigay din dito ng M1, okay, yung mas M2 pala, M2 yung mass extracted dito, M2 which is equivalent sa 11,338 kilogram per hour. Okay, then nagbigay siya ng nagbigay din dito ng condensate enthalpy which is equivalent sa H4 is equal sa 140 kilojoules per kilogram. The next is yung binigay yung saturated depart. So pag sinabing saturated depart, ibig sabihin dito nang galing yun, dito sa H5 yun. Okay, bakit saturated depart? Kasi diba itong 345 kilopascal natin is nang galing dito sa point 2. So itong point 2 na to, ano yan, wet mixtures ang tawag dito. Okay, so ibig sabihin meron niyang quality dito. So vapor pa yan, medyo mainit-init pa yun dito. Okay, then pagdating dito is magiging pure liquid na yan kasi konektado yan dito sa open heater. So ano ba yung open heater? Pag sinabing open heater, ano yan? Constant pressure, but magkakaroon lang siya ng changes of may changes ng taste lang. So dito liquid, dito gas. Okay, vapor pa. Okay? So magsasanib pwersa dito kasi ito liquid, then ito vapor. So therefore, paglabas dito liquid na ito. Okay? So naintindihan ha? Naintindihan yung naging natin.
The next is i-plot nyo yung mismong ano niya, yung graph ng TS diagram, okay, TS curve. Okay, so alam naman natin na ito ay may binubuo ng tatlong pressure line. So from here, tumaas yung temperature. Okay. So ayan, mag-extend yan dito. Extend dito. Okay, dahil dito, ito ay dumaan yung 0.1, 0.3, 0.1, 0.2, saka 0.3 is dumaan sa iisang constant entropy. So therefore, constant entropy ang nangyari dito sa lahat. So 1, ito 2, ito 3. Okay? The next is, pumasok naman siya dito sa condenser natin. So pagkalabas niya sa condenser, is liquid na siya. So ito na yun. Okay? Pagka pump naman papunta dun sa water heater. So since ito ay kinoconsider natin na ang lumabas dito ay equal, saka dito, pumasok dito is equal. So wala tayong pagtaas dito ng H4 or yung H5 natin. So ang mangyayari is straight lang yan papunta dito. So ito 5.5 na to, and then dedirecta dito sa ano natin, sa boiler natin. Okay? So ayan yung drawing niyan. The next is identify natin yung mismong formula ng ano natin, ng turbina natin. So PT or yung power ng turbine is equal sa MS, mass ng steam total, then multiply natin sa 100% ng fractional extracted dito. So wala pa siya na-extract dito, 100% pa yung nandito dito na mass natin. So multiply natin dito sa H1 minus H2. Okay? Then plus. So since ito ay nabawasan na dito, nabawasan na siya ng M2 or nabawasan na siya dito ng fractional value dito, which is equivalent sa 1 minus Y. Okay? So multiplied by H2 minus H3. So ngayon, is ano lang kailangan natin makuha dito? Kasi wala tayong value ng MS. And then, Y, yung fractional ano natin, mass bleed. Okay, so, kunin muna natin yung mass bleed. Okay, so mass bleed, alam naman natin na ang portion na to, ito dito. Dito sa portion na to, dito yung magkaka-anohan. Okay, so cut mo yung portion na yan. So ito, 4 to, H4 yun nandito dito. Okay, so ito siya. So para mas ma-view natin ng maayos. So ayan. So mapapasok dito is si H2. Then papasok dito si H4. Then lalabas si H5. But here, meron tayong fractional mass bleed, which is equal sa Y. Ito naman is equal sa 1 minus Y. Then here, pagkapasok, 100% ulit. Kasi nagsanib siya. So magkakancel tong Y value. Okay? So here, mas ano natin, energy balance. So sa energy balance natin, energy in is equal to energy out. So hindi ko na i-derive. I-derive ko pa ba? Sige, derive natin. So pumasok, it's equal to H2Y, then H4, 1 minus Y, then lumabas naman si H5. Okay? So ngayon, pagsama-samahin natin lahat ng may Y, so H2 multiplied by Y plus H4 minus H4Y is equal sa H5. So, therefore, pagsamahin natin may Y. So, Y factor out H2 minus H4. Then, equivalent siya sa transpose natin H4. So, minus H4. Okay? Then, divide both side by H2 minus H4. So, divide natin. Okay? So, ito, cancel. Therefore, ang matitira natin is ito. Okay? So, mas mabilis dyan is mass bleed input or output na natin dito. Output, mass out, then mass in. Anong ibig sabihin ko nyan? So, ang ibig sabihin lang nyan is yung output ng open heater mo. So, ang output mo dito is considering ito, si H5, tama? Minus the H4. Bakit? Ba't ito kinonsider kong output? Kasi output yan
na nanggaling dun sa ano natin, sa pump natin. So considering natin 'yan, 'yan ang i-minus natin. So H5 minus H4 divided by yung mass in natin, ano ba yung mga pumasok dyan? H4, H2, saka sa H4, okay? So, considering sa open heater. So, pumasok siya, ito, tapos ito. So, ipag-minus mo lang yung dalawang yan, H2 minus H4. So, the same pa rin siya, the same pa rin dito sa formula natin na na-derive dito. Okay? So, si Y, okay, so, iyan na natin, input na natin. So, si H5 natin, equivalent saan? Ilan siya? So, ilan yung nasa problem? Dito, ilagay na lang natin dito. 582. Okay, so, 582 minus 140 divided by yung H2 natin, binigay 2745. Minus 140 is equal sa ilan? So, calculate natin. Okay, so, ayan. So, 582 minus 140 then 2745 minus 140. So equal sa ayan. So, kuha na natin yung fraction. So 4442 divided by 2605. Or ilan 'yan? So 0.16 90 97. Okay? 0.1697. So, yan yung fractional mass bleed niya. Okay? So, meron na tayo niyan. So, sa MS naman ang kailangan natin. So, define natin ang fractional value. So, ito, sinabi ko nga, di ba, mass in, ay mass out over mass in. So, yan yung malalim na kaulugan ng fractional value. Pwede rin naman natin siya i-define as mass ng, ano, yung lumabas, which is ito. Ito. Itong portion na to, si M2. Tama ba? M2 divided by yung pumasok na mass. So, ano yung pumasok natin dyan na mass? Itong total na to. So, kinonsider natin yung formula na yan dito sa turbina. Okay? So, MS. Okay? Okay. So, ayan. Ilagay natin dito. Input natin yung value. So, therefore, may value na tayo yan. 0.1697. So, ilan yung mass to natin? Which is equivalent sa 11,338 kilogram per hour. Then, nawawala natin si MS. Tama? MS ang kailangan natin eh. So, i-divide lang natin dito sa total. Okay? So, lagay natin dito is 11,300. Okay, 11,338 divided by yung Y natin dito na nakuha. Okay, yan yun. Di ba yung Y? Okay? So, ayan. Therefore, MS is equal sa 66,822.3755. Okay? Tama ba? Okay. 56 pala. 56 kilogram per hour. So, yan. Computed na natin yan. So, paano natin gagawin? Substitute the value. Substitute the value. Okay, so 66,000. Okay. Okay, so i-substitute na natin lahat ng value. So MS natin is 66,822.3756 divided by 3,600. Bakit? Kasi ito yung conversion sa ano natin per second. So, kilogram per hour. So, cancel. Multiplied by H1. So, ano yung H1 na value natin? 33, 3373. So, lagay natin dito. 73 minus H2 natin is 2745. Then, plus 1 minus yung extracted natin na 0.16. Ay, hindi, gawin na natin buo. Buoyin na natin, fraction. Para mas ano accurate yung value natin. So, ayan. Okay, fraction value. Then, multiplied by 2745, H2 ulit. Minus si H3. So, si H3, 2326.
peso 2, 3, 2, 6. Okay? So, ilan yan? Okay, close na natin. So, therefore, PT natin is equivalent saan? Ito natin lagay. PT is equivalent saan? Ilan magkano? Okay, lagay natin dito. Ayan. Exact value na yan. So, multiply lang natin to ng 3, 6. Okay, kasi ito yung mass natin. Then, multiply natin sa 3, 3, 73. Lagyan natin ng parenthesis dito. Then, 2, 7, 4, 5. Then, plus yung value natin ng fractional. So, 1 minus y. Okay? Then, 2, 7, 4, 5 minus 2, 3, 2, 6. So, ilan yung makukuha natin dyan? So, ayan. Lumalabas ang value natin dyan na PT is 18,000. Ano lumabas? 18,114.557.70. So, kilowatts ang given. Okay? So, ayan yung sagot natin sa power output. Okay? But, here in the dito sa libro, ang lumalabas dito is 18,116. So, kung i-approximate natin to, 18,115 to. So, kulang ng 1 kilowatt. Pero, ito yung exact value. Okay? So, sure ball na idea sa number 1. So, proceed naman tayo sa number 2. Okay? Proceed na tayo sa number 2. So, sa number 2, ang binigay na problem dito, e 10,000 kilowatts. So, kilowatts dapat to. Baanin natin. Kilowatts. Okay? Kilowatts, turbo generator, operate at, so, ibig sabihin, ito yung power generator natin. Turbo generator, operate at heat rate tuloy. Rated capacity, receive 52,000 kilogram per hour of steam at 2.9 megapascal and 310 degrees Celsius exhaust. Is at 0.07 megapascal or 7 kilopascal at 1.2 megapascal and 230 degrees Celsius. There are actually extracted 20% of throttle flow for regenerative heating of feed water. The generator efficiency is 95% for the ideal engine. So, ito ay tumutukoy lamang sa ideal engine. So, find the following, the mass of the steam extracted, the work, so yung work niya, work ng turbina natin, then ito naman, E, efficiency for actual engine. So ito, hiwalay na to, itong portion na to, itong letters, itong C to F. So yung efficiency actual ano engine, temperature ng feed water natin for the open heater, then E natin, yung efficiency, yung tinatawag na combined efficiency natin. Okay? Then, next is yung F natin. The approximate enthalpy of the exhaust steam and its quality. Okay? So, before we proceed, we need to draw the diagram for this problem. Okay? So, we just wait. And I will drink water. Okay guys, so now start na tayo sa number 2. Uminom lang tubig. So, ayan. So, ilagay natin yung given. Given muna natin. Okay? But before we proceed with the given, i-drawing muna natin pala. Okay? So, ito yung drawing niya. Okay? So, assume natin na meron tayo ditong enthalpy from here, then tumaas. Okay? So, ito yung point 1. Okay? Ito yung enthalpy, ano niya, pressure niya dito is 2.9 MPa. Then, frame point 1, may temperature saka pressure siya, tumaas. And then, nagkaroon siya ng pagbabago dito. So, constant entropy. So, ito yung point 2. So, ito naman yung pressure natin. So,
So ang pressure dito is ilan? So 1.2 megapascal. So yung next pressure is equivalent sa ano, condensate pressure natin. Equal sa 0.07. Dalawang zero pala yung dapat. Okay, sa dalawang zero, megapascal. Okay, so yun yung 0.3. Nasa loob siya. Okay, nasa loob. Okay, kasi saturated, ano na yan? Puro saturated mixtures na tong lalabas dito. Okay, so 3. Ito yung 3. Ito yung 2. Okay, then here, liquid line na dito. So 4. So since we are not considering the pump, so yung lumabas dun sa pumasok sa pump saka lumabas is equal, so therefore the diretso lang yan dito, and then here is 5, and then the diretso sa boiler, so ito yung B. Okay, so ayan yung drawing niya sa PS diagram. Okay, while for the ito ya, sa ideal pa lang to. Ideal pa lang yan. While for the ano naman, karoon tayo ng actual. Okay, sa actual condition naman tayo. So, i-drawing muna natin. So, TS. TS tayo. TS. So, here, meron ganun ulit yung pressure mo. 2.9 megapascal. So, here, meron kang 1.2 megapascal. Ganun pa rin. Ang pinagkaiba lang yan, meron tayong 230, yung 230 degrees Celsius. Yan yung pinagkaiba ng actual natin. Then, there are actually extracted 20%. Okay? So, yan yung sa actual. Okay? Then, here is 0.07 megapascal. Dalawang zero pala yan. Okay? Dalawang zero megapascal. Then, here, paganyan yan. Medyo ano lang yung curve, yung curve natin. Okay, dapat hindi ganun yung curve. Okay, so paguhin natin, dapat nakapasok pa rin yan. Okay, so mamaya natin yung ano, baguhin ito kasi medyo ano to, so pataas natin nanti. Okay, then ito baguhin natin. Ayan, bago na. Then here, the derecho. Okay, the derecho. Okay. Then here, the derecho. And after this direct, so ito, parang patulad lang to ng ideal. But magkakaroon tayo dito ng anong tawag dyan? So actual na yan. Okay, so ito yung 2 prime. Ito naman 2. Tapos dito naman is magkakaroon tayo dito ng 3. So 3 prime. Okay? So here dapat papasok siya. Okay. Ganyan. So ganyan na lang natin yung curve natin, medyo ano, medyo pababa. Yan. Okay? So ganyan yung makakalabasan ng actual natin. So here magiging 4. Then since ito ay nagkaroon siya ng ano dito, ng actual din sa 0.2, so ito, magkakaroon din tayo ng actual dito sa 5. Okay? So magkakaroon ng 5 prime dito. Okay? Then, didiretso yan sa boiler. Okay? So, iyan na natin. Kunin na natin yung mismong ano niya. Magigiven. Okay? So, sa H1, will be computed dito sa temperature sa pressure na ito. So, temperature sa pressure, which is equivalent sa 310 yung pressure. Okay, ay, temperature. So, kunta tayo dito sa ano, sa steam table. Steam table natin, ito. Sa vapor, vapor muna tayo. So, kunin natin yung 2.9 megapascal. 2.9. Ayan, napit na. Ayan, 2.9. So, ito yung 2.9. Tapos, hanapin natin dito yung 2.9 to, ha. Then, 310. 310. So, itong portion na to. Ah, hindi. Ayan na lang natin. Ayan. Ayan.
10310. So kunin lang natin yung value ng enthalpy, 321.6 kilojoules per kilogram. So lahat kunin mo muna yung value. Then S1 6.602 kilojoules per kilogram Kelvin. Okay? The next is kunin natin si value ng ano niya. So since ito ay nakapasok sa ano, so parang ganito rin yung drawing niyan. Ayan, parang ganito rin. So ang mangyayari lang is ano siya, magkakaroon siya ng extraction dito. So kung extraction niyan, so ibig sabihin saturated mixture siyan ang lalabas diyan. So meron tayong condition na sa at point 2 S2 is equal sa S1. Okay? But pupunta tayo dun sa pressure kasi constant pressure 'yan. So dito tayo sa pressure. Okay? So pressure niya is 2.1, okay? So ayan. Ginuhitan ko na para sa inyo. So ayan, yung value. So here, kukunin lang muna natin yung mga value ng mahalaga niya, mahalagang value, which is equivalent sa Hg 27884. So para mabilis lang, Hg agad ang kunin nyo. Tapos i-calculate nyo lang sa stat. Okay? Then Hf equivalent sa 798.65. Okay? So ginuhitan ko lang ng blue ha, para magbadali nyo makita. Okay? Tapos yung Sg nya 6.5233. Okay? Then SF 2.2166. So kilojoules per kilogram Kelvin na yan. Okay, so ayan na yung value mo. Okay, may value ka na yan. Ngayon, kakailangan na si calculator. So, stat tayo. So, mode 3-2. Okay, so ngayon, kukunin natin yung gitna niyan. Yung gitna na ito. Kasi bakit? So, dito natin lagay. Okay, ayan. So, kasi di ba yung H natin, saka S. So, dito, kukunin mo muna yung Hg, saka Hf. So, dito, ang makukuha mo dito yung value ng H2. Okay? So, value ng H2 yan, saturated. And then, is Sg, then S2, then dito Sf. So, ayan. Yan na yung interpolation natin. So, lagay mo lang yung mga value. So, 27, dito tayo. So, 2784 input, 0.8 pa pala, 2784.8, then 798.65, ayan, then lagay natin dito, 6.5233, then 2.2166. And then, ano yung nawawala? Nawawala natin si H, pero meron tayong S2. S2 is equal to 6. H1, ay S1. So, ito yung value. Okay, then AC. Nawawala si X-bar, shift, stat, regression, 4. So, X-bar, nawawala. So, 6, patong mo yung entropy, 6.602. So, therefore, ito yung H2 natin. So, si H2, lagay na natin dito. H2 will be equivalent sa 2821.0946 okay, kilojoules per kilogram. So, ito yung value ng H2 natin. So, ayan. Pabuhitan na natin yung mga value. Okay. Next is, anong gagawin natin? Kukumpitin natin yung ano. So, masyadong ano, meron pa palang give, ano dito, space. So, kumpitin naman natin si H3. So, si H3 is makukompute natin by means of ano pa rin siya. So, condition na, okay, lagay natin dito, at point 3, so S1 is equals to S3. Okay? Then, lagay natin, kunin natin lahat ng mga value ng SG, HF, then S G ulit, then SF.
Okay, so ganun ulit ang mangyayari. Kunin natin yung mga value sa steam table. Pero ngayon, anong pressure mo dito sa point 3? 0.07 megapascal. So punta tayo dito sa megapascal. Okay. 0.07. Okay. 20. Ito. 20. Kunin natin lahat ng value niyan. Okay, so dito lang tayo focus, enthalpy sa entropy. Ito. So lagay natin dito. Okay. Yan. Okay, sasulat natin dito. So magiging value niya is dapat nakaano pala to. Yan natin. Yan. So SG natin is equivalent sa 2572.5, then SF natin to. Okay. Then SG natin sa HF 8.2758, then 8 point pala 0.5592. So ito kilojoules per kilogram Kelvin, here kilojoules per kilogram ang unit. So ayan, ganun ulit ang gagawin natin. So start ulit. So H, so HG, H3, so HF, then here S, so SG, S3, then SF. So ayan, so makukumpita natin yan using stat plot. So palitan lang natin ang mga value yan dito. Okay, data. So here 2572.5, then 163.4, here 8.2758, then 0.5592. okay, then lagay natin, is recall lang natin. Okay, so X bar pa rin nawawala, di ba? Then therefore H3 is equal sa, okay, dito lang natin lagay H3 is equal sa 2049.9445. So yan yung value ng H3 natin. Ngayon compute naman si H4. So si H4, saan natin siya makukuha? Okay, punta tayo, balik tayo sa drawing. Okay, sa drawing, parang ganito rin yung drawing yan. So, sa H4 is nag-condensate dito. So, therefore, liquid na yan. Liquid na yan ang pressure 3, yung 0.07. Okay? So, ayan, liquid na siya. So, HF at 0.007 megapascal. So, ilan yun? 163.4 kilojoules per kilogram. Okay? Si H5 naman, saan natin ito makukuha? Si H5. HF yan at 1.2 megapascal. Bakit? Bakit yan? Kasi ito ay konektado dito sa ano natin. Ayan. Konektado yan dito. Okay? So, therefore, ito liquid na yung lalabas dito. Dito vapor. Okay? Gets na ha? Okay? So, ito ay HF at 1.2. So hanapin natin dito 1.2. Okay, 1.2. Ayun. 1.2 ito. 798.65 kilojoules per kilogram. So ayan. So computed na natin 'yan. So kumpleto na tayo lahat ng mga value. Gawin natin is hanapin natin yung tanong. Ano yung tanong? So, the quality of steam extracted. Yan, madali lang yan. Quality of steam extracted. So, pupunta ulit tayo dun sa reheater. Ay sa, okay, sa open heater. So, dito, H2 na to. Ito naman is H4. Ito ay H5. Ito naman is 1 minus y. Ito naman ay y. Ito 100%. So here, y is equal sa H5 output ng mass. Then 4. Then H2 minus H4. Okay, so kompleto naman tayo ng value. Ngayon, is binigay ba yung ms dito? Binigay yung ms, ayan.
rated capacity received, ito, ito yon, 52,000 kilojoules per kilogram ng steam. Okay, so alam naman natin na ito ay equivalent din sa M, ano natin, M2 divided by MS. Okay, so input lang natin yung mga value. So here, so 798.65 minus H4 natin is 163.4 divided by yung H2 natin 2821.0946 minus 163.4 is equivalent sa M2 ang nawawala divided by 52,000 kilogram per hour. So ilan yan? M2 will be equivalent sa kilojoules per hour, kilogram per hour. So ilan? Ang compute natin. So naka-start pa rin siya. Okay, so 798.65 minus 163.4 then 2821.0946 minus 163.4. So multiply na natin 'yan, direct sub lang 'yan, so times 52,000. So lumalabas ang sagot natin is 12,000 for 29.19 33. So ito yung final answer natin sa mass extracted, okay, ng steam. Next is the work. So paano natin kukumpitin si work? Okay, si work naman is makukumpit natin by means of yung kaninang formula. So work is equivalent sa H1 minus H2 multiplied by 100% fractional extraction plus 1 minus Y. Okay, 1 minus Y, H2 minus H3. So here, given naman tayo ng H1. Ano yung H1 natin? So ayan, 3021.6. So 3021.6 minus H2 natin, 2821.0946 multiplied by 1 plus 1 minus. Yung Y natin is, pwede natin kumpitin dito na lang. Kumpitin natin dito, sa tanggalan natin to ng 52,000. So, yan din yun. So, lumalabas is 0.239. Then, lagay natin si H2, 2821.0946. Then, H3. Kasi H3, ito, nakuha na natin to. Ayan. So, 2049 point ilan yun 9445. Ang unit kilo joules per kilogram. Okay, so ilan yan? Tama, correct ba? Okay, so compute natin dito. Okay, sa taas yan. So lagyan ka parenthesis 3021.6 minus 2821.0946 then plus 1 minus 0.239 then comma ulit 28.21.0946 minus 2049.45. So ayan. So therefore ang sagot natin sa work is 787.3506 unit kilojoules per kilogram. Okay, the next is yung ano natin, o kunin na natin yung power. Syempre diretso na yan kasi may MS naman tayo eh. Okay, so power ng turbine na tayo, direkta. So power ng turbine, so MS multiplied by W, yung work ng turbine. So work ng turbine to, ah, work ng turbine. So ilan yon, ilan yung MS natin? 52,000 kilogram per hour.
divide 3600 second divide R, then multiplied by 787.3506 kilojoules per kilogram. Cancel, cancel, cancel si R, cancel si R. Matitira is kilojoules per second. So, ilan yan? Okay, dito tayo. Calcu. Multiply lang natin ito ng 52,000 divide 36. Tama ba yan? Okay. Dapat naka-parenthesis. Para ano? Para buo. So, ayan. So, lumalabas is 11,000. Power niya is 11,372.8424 kilowatts. Okay? So, ayan yung power ng turbine natin. Okay, next is yung ano natin? Sa letter E, yung efficiency daw. Efficiency. So, paano natin kukumpute si efficiency? Efficiency, so, sa ano muna natin? Actual engine. Okay, so, sa efficiency, alam naman natin na ang work net o yung ano natin? Okay, work net all over QA. Tama? Is equal sa QA minus QR or QA or 1 minus QR then QA. So, ilan yung ano natin? QR natin. Ano yung formula ng QR? So, 1 minus Y multiplied by H 3 minus H4. So, yan yung ano natin. Then, QA equivalent siya sa H1 minus H5. Okay? So, yan. Direkta lang yan. Direct sub lang yan. So, yan na yung efficiency. Okay? Efficiency bang hinahanap? Actual engine. Okay. So, ito muna yung efficiency natin sa, ano to, sa ideal. So, 1 minus dito na natin sa baba kasi medyo ano yan. So, 1 minus 0.23, ilan yung ano natin, extraction, 9. Multiplied by H3, H3 natin is equal to 249.9445 minus H4. Ano yung H4 natin? H4 natin ito, 163. 163.4 divided by H1 3021.6 minus CH5 kasi H5 ilan yun yung kanina ayun 798.65 tama ba 65 po yun 65 so ilan yan ilan efficiency natin okay. So, efficiency yan sa, ano natin, ideal. So, kinuha ko na para mabilis lang. Okay, so, 1 minus 0.239 multiplied by 249.9445 minus 163.4. Okay. And here, 20, ano to? 35.42%. So yan sa ideal ah. Now, we will proceed now for the saan na tayo? Proceed na tayo dun sa letter E, yung actual engine. Pero, before we proceed, kailangan muna natin mahanap yung H2 prime na tinatawag. So, si H2 prime
is makukuha natin sa 1.2 megapascal. Yung dito, kung matatandaan mo yan sa drawing, ito yon, 1.2 megapascal. Okay, 1.2 megapascal lang given niya. Tapos meron siyang temperature na, ito yung pressure 2 pala, pressure 2. So ilan yung temperature 2 niya? 310 ba? Ilan ba? 210. Ito. Wait. 230. 230 yung temperature niya. So 230 degrees Celsius. So ngayon, kunin natin tong si H2 prime natin. H2 prime using itong ano natin. KV4. Ilan? 1.2 dapat. Punta tayo sa 1.2. 1.25. Ayan, 1.2. 1.2 tapos 230. Yun. Itong portion na to. Ito, 230. 230 tapos dito sa dulo. So, pangalawa. Pangalawa, ito. Pangalawa. Okay. So, ito yung kukunin natin. Kukunin natin tong value na to. So, 288.9. Tapos, si S2 prime natin. S2 prime is equal sa 6.7394. Okay? So, yan yung value natin sa H2. So, kilojoules per kilogram yung unit na ito, ha? Don't forget. Tapos, next na item natin, ang sabi, kasasabi dito, is part kasi ito ng actual, eh. Okay? So, there are actually extracted 20% of throttle flow. So, may 20% tayo. So, why yan? Ibig sabihin yung why yan. So, 20% is equal sa H5 prime. So, H5 prime kasi, bakit? Kasi konektado to dito. Tama? So, ito, dito magkakaroon na tayo ng, ano, sa reheater natin, ay sa, ano natin, open heater natin. So, here, H5 prime na, lalabas. Dito naman, assist pa rin, H4. Then here, H2 prime. Okay? So, therefore, kung ko-convert natin to, H5 prime, H4, minus H2 prime, minus H4. Okay? So, here, pwede natin makalculate si H5. So, substitute the value, 0.20, yung 20% daw na extracted. So, H5 prime, minus H4 natin is 163.4 divided by yung nakuha natin value na H2 prime 2888.9 minus 163.4. Therefore, H5 prime natin is equal sa ilan? H5 prime, okay? Calculate natin. Okay. So, ilan? 0.2 is equal sa value ng x, then minus 163.4, then 2888.9 minus 163.4. Then shift solve natin para mabilis. Shift solve lang. Okay, lumabas ang value is 708.5 kilojoules per kilogram. Ngayon, ang sabi dun sa problem, hinahanap is the temperature of feed water from the open heater. So, ibig sabihin, hinahanap yung temperature dito. A portion na to. T5 prime ang hinahanap. So, sa T5 prime, alam naman natin na ito ay liquid. Liquid to HF yan, tama ba? So, ito, is pupunta tayo dun sa temperature table. Kasi temperature ang hinahanap, eh. And then, hahanap tayo ng kaakibat na value na ito. Okay? Kaakibat na value na ito. So, punta tayo sa temperature table. Okay? So, sa temperature table, hanap tayo na. Sa HF lang tayo titingin na may 708 ang given.
So hanap tayo dito. Okay? So 600 pa 'yan, so 708. So dito tayo sa portion na 'to. Okay, sa dalawa na 'yan. Yung 167 saka 160 ano, 8. Okay? So interpolate natin 'yang dalawang 'yan. Okay? So dito tayo. Interpolate natin sa shift mode 32. Mode 32 tayo. Then lagay natin 168, then 167, 168. Dito naman is yung enthalpy 106.08, then 710.45. Okay? Then AC, ano yung nawawala natin dito? Y, yung Y natin, tama? So Y bar lalagay natin. So shift is start regression, then Y. Then input natin yung value na 708. Ilan yun? Nandito sa ano natin? 708.5. Okay? 0.5. So equal. Ah, bakit? Temperature pala yung nawawala. Temperature. Okay, sorry. Temperature. Kasi sa data, temperature ang nawawala. Tama ba? Okay, so lagay ulit natin. AC, recall. Then palitan natin to ng Y bar. Eh, X bar. Okay, so lumalabas ang temperature niya is 160. So, ibig sabihin, okay, so lagay natin dito. Therefore, temperature here, T5 prime is equivalent sa 167.5538. Okay? 167.5538. Okay? 38. Okay, so, ayan yung, ano natin, degree Celsius. Okay? Okay, next is yung, ano natin, ano yung nahanap? So, NK, yung combined efficiency natin. So, pag sinabing combined efficiency, ito lang yun. Okay, ang dami nating nagastos sa papel. So, here, NK is equals dun sa work natin, work ng, ano natin, ng generator, work ng generator or power ng generator, divided by yung, or dito, work ng turbina, and dito, power ng, ano natin, turbina. Okay? So, since ito na-compute na natin to power ng turbina, so, mabilis na lang yan. So, 10,000 yung output natin, kilowatts, divided by 11,000 na nakuha natin kanina, di ba? Ang PNO natin. Ayan, 11,372. Okay? So, 372 point, ilan yun? 8424 kilowatts. So, ilang kaya yan? Okay? So, kumpitin natin. So, 10,000 divided by 11,372.8424. So, lumalabas is 87.8793 or approximately 87.93%. Okay, tama ba? Okay, tama naman. So, ngayon, hanapin naman natin yung efficiency ni actual. Okay, sa efficiency ni actual, halos ganun din yun, yung formula natin kanina. So, QR over QA. But here, magkakaroon tayo ng 1 minus Y. Okay? So, Y natin is 20% na. Tama ba? 20%. And then here, ano na dito? So, actual na to, ha? Actual. So, here, anong magiging ano mo dito? So, H3 prime minus yung H4 natin. Then, here, QA natin is magiging H1 minus H5 prime. But now, wala tayong H3 prime, which is the exhaust, yung tinatanong dito sa problem. The approximate enthalpy of the exhaust system and its quality. Okay? Its quality ang hinahanap. Okay, so ngayon, mamaya na yan, balikan natin yan. Doon muna tayo sa pinaka formula. So, work ng turbina in actual
in actual is equal sa mass ng ano natin. Okay, so ay work lang pala, work lang naman ang hinahanap. Hindi, sige, iyan na natin. Ms multiplied by h1 minus h2 prime plus 1 minus y, then multiply natin sa h3 prime, h3 prime tuloy, h2 prime minus h3 prime. Okay, so ayan, so yung excess ang hinahanap dyan. Then here should be ano to, dapat 52,000 to, ito, so ilagay natin dito 10,000 kasi generator efficiency to, nagbigay ng efficiency ng ano, kasi ito turbina, so therefore ano to, work na, ay hindi siya work, ganito kasi yan, power ng generator is equal sa, or ito na lang para mas mabilis intindihin, generator efficiency is equal sa P generator over power ng ano, turbina natin in actual, kasi actual na to eh. So here PT actual is equal sa Pgen all over efficiency. Okay, so here efficiency ng generator, so di-divide lang natin ito ng 0.95. okay, is equal sa MS, which is equal sa 52,000 kilogram per hour times 1 over 3,600. Then, multiply natin sa H1. Ano yung H1 natin? Assist pa rin. So, 3, ano yun? H1 natin. Ayun, 30, 21.6. So, assist pa rin. 21.6 minus H2 prime. H2 prime is, nakuha na natin kanina, yung bago. So, 288.9. Okay. Then, plus 1 minus 0.20, yung y natin. Then, h2 prime 288.9 minus h3 prime. Okay? So, from this given equation, kukompute na natin si h3 prime or yung exhaust. Okay? So, ilang kaya yan? Okay, lagay natin dito 10,000. Naka-start tayo. So palitan natin dito. So 10,000 divided by 0.95, then equivalent sa 2,000 divided by 3,600. Okay, 3,600. Then parenthesis, then dalawang parenthesis na lang natin. So 30, 21.6 minus 8.9, then plus, then 1 minus 0.2, then multiplied by 288.8.9 minus yung x, yung value ng x natin, yung h3 prime. So ayan, shift solve na natin yan. So ilan lalabas? So lumalabas ang value natin is 2.1. Okay, so 2.1. Okay, so dito natin lagay. So 2.143.84. 84, ano ba yan? So yan natin, round off natin, alpha x. Okay, 38 kilojoules per kilogram. So therefore, ito na yung value natin sa exhaust. So, ito na lang nawawala. Okay, ito na lang. Okay, so ito na lang nawawala. So, masasolve na natin si efficiency ng actual. So, 1 minus 0.20, tapos 2143.84. Ay, bagay ganito. May langgam pala. So, 0.8438 minus H4. So, H4, ilan sa H4 natin? So, H4 is equivalent sa 163 pa rin.
163.4, then divided by yung H1 natin, 3021.6 minus H5 prime. So si H5 prime is na solve natin kanina, which is equal sa 708.5. So therefore ito yung magiging actual efficiency natin. Okay, ilagay natin 1 minus, okay, so quantity 0.08, minus ko na, then 2143.8438 minus 163.4, then lagay natin dito 3021.6 minus 708.5. So therefore, ito na yung magiging actual efficiency mo. Okay? So actual efficiency will become 31.5. So bababa yan kasi actual na nga siya eh. Okay? So ilan yan? 31.51%. Okay? So yung ano ba yung previous natin? Ano yung previous natin na efficiency? The efficiency natin is 35. So ideal yan. Ideal niya 35. Ngayon 31 ng ano niya, yung actual. So, ayan, complete na natin, na-complete na natin lahat. Okay, meron na tayo nito, meron na tayo approximate and its quality pa pala. So, si quality, paano natin mako-compute si quality? So, ito pa pala, quality. So, si H3 is equal sa X3 prime, tama ba? X3 prime multiplied by HF G3, then multiply ay plus HF3. So ito kukunin natin to at 0.07 megapascal. Okay? So given naman natin kanina yan lahat. So given naman yan kanina, so nakuha na natin yung mga value na yan. Ito. So ngayon kukumpitin lang natin. Okay? Kukumpitin lang natin. Okay. So, ito yung, kunin natin yung HF dito, HFG. Or, direkta na tayo dito sa table. Dito, okay, dito na lang. Okay, direkta na dito, tayo dito. So, kunin mo natin sa HF. So, 2572.5 minus natin. Kasi para makuha natin sa HFG. Okay? So, save natin to sa A. Okay, save natin sa A. So, sinave ko sa A. And then, si HF naman, so 163.4. So, sinave ko sa D. Okay? Okay, so, yan. Makukuha na natin yan. So, lagay lang natin dito. So, ito, lagay natin dito anong H3 natin. So, 2143.8438 X3 prime. Then, here, ilan yung ano natin? A natin. So, lumalabas 2409.1 plus 163.4. Okay? So, shift solve na lang natin. Okay. So, ayan. So, lagay natin, save natin sa C. Okay? So, C yung H3 natin, H3 prime, then alpha X, yung nawawala, yung quality, then ito nakasave sa A, then ito naman nakasave sa B. Okay? So, ayan, yan yung value natin, yung, ayan, yung A, B, C. So, therefore, i-compute natin, ay, hindi. Okay, so, mali. 2143.8438. So, shift solve na natin. So, ayan. So, therefore, ang quality natin dito is equal sa 82. 82 point ilan yun? I-round off na lang natin. So, 21. Or approximately 82.21%.
So, ayan na yung sagot natin. So, now, tignan natin dito kung tama yung mga sagot natin. So, dito sa, dito sa problem natin ng regenerative. So, ang lumalabas dito is, yung excess mo is, sakto. Sakto siya. So, 82.82 din. 21 naman dito. Dito, 82.2 lang na nakalagay sa libro. Tapos, yung H3 prime mo is 2143.8 dito 84. Okay, so ni round off niya lang. Tapos yung NK mo naman, NK is 87.93, so tama tayo. Then yung natin T4, yung temperature natin sa dito sa heat reheater natin, feed water, na lumabas is 167.5 dito. Kaya sa atin, 165.5538. So, pasok. Then, next is yung efficiency natin. Efficiency natin sa 35.42 dito sa akin, ideal. Pero lumalabas dito sa 35.48. 35.48 ang lumalabas. So, kulang tayo ng 0.6. Pero, tingin ko tama to. Mas tama to sa atin. Okay. And then, yung natin, yung work. So, yung work natin is 787.35 dito, 787.3. Okay? 0.3. So, sa atin, sobra-sobra yung value. So, exact value talaga yung sa atin. And then, yung next is yung mass extracted. Kasi mass extracted natin, lumalabas ito is 12,429. Dito naman, 428 lang. So, niles niya na sa atin. Eksakto to. Eksakto tong value na to. Okay? So, tamang-tama tong solution na to. Kung ito yung natapat sa, nyo, dun sa exam nyo. So, sure ball na kayo. Ito yung solution. Okay? So, medyo mahaba nga lang, pero well explanatory. Okay? So, hopefully, may mga natutunan kayo dito sa, natin, sa lesson natin for today, for ideal regenerative cycle. So next topic natin is all about reheat regenerative cycle. So ayun. So medyo combination na siya. Combination na siya ng reheat saka regenerative. So medyo tayo, lalalim tayo doon ng kakaunti dito sa steam power plant. So okay. Thanks and then God bless. Okay, thank you. Bye-bye.